Hi, good morning po sa inyo. Ito na naman ang Kuya Bogs nyo, Bogs Kitchen. Ito naman ang gagawin natin yung lahat naman, kahit na sino, kayang-kayang lutuin yung pork adobo. So ito yung way ko ng pagluluto ko ng pork adobo na sinaserve ko lagi sa bahay ito, pambahay. Meron tayo rito ang liempo na kinat namin kanina. Ayan, liempo yan. Tapos napakasimple ng ano nito, toyo, suka, meron akong tubig dito, mantika, bay leaf, patis, at saka paminta. Ganyan lang siya kasimple. Kaya unahin na natin itong mantika. So this time, inaan nyo lang muna yung ano nyo, yung kawali nyo para hindi kaagad masunog yung bawang. Ito para sa subscribers natin at sa mga viewers natin na nasa ibang bansa na medyo nag-aalangan magluto ng adobo. Ito, exactong portioning to. Parang sa akin kasi 1:1, yung toyo at saka yung suka, pareho siya ng suka, yung tubig, dalawa kasi patutuyuin natin. Oh yes. Ito medyo konting golden brown lang dito kasi ang ginagawa ko, isusutein natin to. Pag-golden brownin natin itong baboy natin bago natin ilagay yung mga toyo, suka at saka yung tubig. Paminta. O kung may buong paminta kayo, mas maganda. Tapos lagay nyo na nga yung baboy natin. May adobo na agad. Na nasa low heat tayo, medyo medium heat na natin. Medyo maiiwasan na yung pagkakasunog ng bawang dito kasi meron ng tubig na kumakatap galing dito sa baboy. So dito, maraming way ng pagluluto ng adobo. Yung iba, try nyo rin. Subukan nyo maglagay kayo ng beer. Ayan. Tama nyo sa pagpapakulo. Masarap din. Subukan ko rin yun. Yung iba, naglalagay ng sili para ulam na pulutan pa. Diba? Sa mga manginginom dyan. Pero try nyo sa susunod. Nandito kasi ito sa food truck. Hindi ako pwede magbuhos ng beer dito. Baka akala nila naglalagay ako ng beer doon sa niluluto natin. Pero itry nyo. Maglagay kayo ng beer. Kahit na anong beer. Lagay niyo rito sa adobo, masarap. Magmantikain natin mabuti. Yung iba rin, gusto nila, manamit na meat, naglalagay ng asukal or pineapple juice. Yan, masarap din yun. Kala nga, yung iba, minsan sinasabi, hindi na yung authentic. So ako, katulad ko, hindi ko sinasabi yung authentic, lagi kong sinasabi, my own version of cooking. Yan. Pa natin, hayaan natin magmantika yung bato. Yan. Kung naririnig nyo, kumakagit-git na siya. Yan. Yan, lagay nyo na yung patis. Patis. Masira rin yung mga Pilipino. Mas masarap nyo talaga sa atin yung meron ko sa amin ng patis. Eh. Konting asukal, pang neutralize lang ng mga nilagay natin, pang balanse. Ayan, ito medyo naglalagkit-lagkit na, di ba? Lumabas na yung mantika, natuyo na yung tubig ng baboy. Nilagay ko kanina yung konting paminta pa at saka yung konting asukal at saka patis. Ayan, lalagay ko na muna itong toyo. Lagyan nyo ito sa gilid. Yung mga nanikit-nikit na yan. Huwag nyo munang ilalagay yung suka. Kunin nyo muna ito. Yung mga nanikit sa gilid. Kasi may kasabihan nga tayo, pagka naglagay na kayo ng sukang marami, sa mga paksiw, sa mga adobo, pag hinalo, yan. May hilaw. So, tubig muna tayo. After mong toyo, okay. Para makuha lang natin yung paninikit sa gilid. Pala yun. Makuha natin yung manikit. Ano mo, sir? Ito marinig. Ayan.
So, ginawa ko, toyo, and then tubig. Para lang mahalo natin. Kasi pag nilagay na natin yung suka, hindi na natin siya haluin for 30 minutes hanggang sa lumambot na siya. Nandaling ko ng lahat ito. Kasi alam nyo, yung naninikit sa kawali, nandiyan ang dinamdam. Okay. Ito, time to put na yung ano, yung vinegar natin, o yung suka. Ayan. Lagay nyo na. Lagay na lang natin siya matuyo. Yari na ang ating adobo. Tandaan nyo, pagka nilagay nyo na yung vinegar, huwag nyo na nga haluin, tapos takpan nyo. Mga 30 minutes. Kasi kanina, mga 15 minutes or 20 minutes na nating, di ba, ginigisa or sinusute yung baboy dito. Kaya, nag-start ng lumambot yun. Kaya mabilis lang. Less than 1 hour. Kaya kung mapapansin nyo, medyo parang yung bula niya, masyado ng marami, patuloy na ito. Malapit na tayong maluto. Pakain na naman tayo. Diba? Kaya masarap pagkaliyepo kasi, kusang lumalagkit yung ano, yung sarsa niya. Dahil dun sa balat yun, sa balat. Tuyuin na lang po natin ang konti ito. Yari na naman ang ating hapunan, pananghalian. Pwede rin umagahan to. Gawin nyo lang siyang adosilog. Adosilog. 10 minutes more. Okay na. Okay. Ito, luto na ang ating adobo. Tuyuin natin ang konti. Tuyuin natin ang mga o sana nagustuhan nyo yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa na alangan o hindi marunong magluto o natatakot magluto ng adobo. Yung ginawa natin kanina, lahat ng sangkap natin, katulad ng toyo at saka yung supa, yan, 1:1 nyo lang. Kung 1 cup na toyo, 1 cup na supa. Yan. Mas maraming bawang, mas masarap. Tapos bay leaf, paminta, konting asukal, pang-neutralize yung asim at tamis. At saka ng ala. So, huwag kayo mag-alala kung sa nanikit na yun. Kasi mamaya, pag tinanggal nyo na yung adobo nyo, nilagay nyo na yung salsa ng adobo nyo sa lalagyan, batuhan nyo ng kaning mainit. Ayan, luto na ang ating adobo. Ayan, yung mga mami dyan, sana nagustuhan nyo to. Ayan, ang version natin ng pork adobo. Ayan, mapapansin nyo, nagmamantika talaga yung gilid. O, mga chumantika. Ayan. Tapos, kung may extra kayong roasted garlic, nagyan nyo pa ng garlic. Kasi masarap talaga yung adobo. Merong tostadong bawang. Ito po, luto na yung adobong liyempo natin. Or adobong babu. Ayan, ang tinatawag natin na nagkitan na adobo. Ayan, nagmamanti-mantika. Adobong tuyo. Daming tawag sa adobo, no? Pero yan po ang version natin. Bog's Kitchen or Bog's Express. Version of adobong babuy.